heroes ng tagal nating hindi nakita sa playoffs ang ating makikita ngayon sa finals, Bane at Glue. Parehas ano, parehas slippery. Yeah. Mapipil ng Onyx Philippines, yung Blacklist International gamit yung glue. Kasi parang ganun, di ba? Sasanib ka, tapos hiwalay mo, tapos tsaka mo i-go-go. Kaya nga, glue ang pangalan niya. Kasi kaya glue. Hindi pwede niyang hintayin para i-cancel niya, untogin ng Guardians Barrier. And this is a sprint. Grok. Pero, I mean, sinabi natin na maganda yung flicker para mag-cancel whatsoever. Pero, in a way, sa lahat ng ibang heroes ng Onyx Philippines, pasok naman yung sprint. So, you will understand. Parang, naisip dito, mas maganda naman yan. Ooh, or poke agad si Hayden. Yeah. Kasi, like for example, yung Akai kanina nung game number one, hindi siya kagaya ng Grok na meron kasing first skill pang-cancel out ng mga crowd control. Kaya makakalapit at makakalapit talaga si Haji. But let's see. Kasi for me, in this draft, I think lamang ang Blacklist International. Draft-wise lang, ha? Draft-wise. How about you, Shant? Yes, for Blacklist International, gaya na sinabi natin, mahihirapan dito yung Onyx kasi pag si Omay Venus yung may gamit na Matilda and Jawhead yung kanyang katapat, yun nga, talagang iniikutan niya kung saan pwede pumunta yung Jawhead. Nakita natin kanina, sinalubong agad, actually, si Bimo. Yun so nga. May damage na agad. So supposedly, si Bimo yung magpo-front or magbibigay ng damage or zone out dito sa Blacklist. Ngayon, napipilitan siya na mag-back at sumuporta for Kyrie. At speaking of Kyrie, sobrang pressured siya na Blacklist International. If you're looking at just the XP, level 3 na si Wise, pa-level 3 pala si Kyrie and 700 na yung gold ni Wise, Kyrie's just 600. And Venus getting the first blood at nandito pa rin si Haji na nanggugulo. Makukuha ni Wise! Ooh! Ang purple sobra na kanina pa ina-attempt ni Kyrie. Ito pa yan eh. Ang Bane ay isa sa mga pinakamabilis kumuha ng objective dahil sa That's kanyang right. passive. Yes. And speaking of objective, mabilis din siya na mag-zone out or mapalayo yung mga players na gustong kumuha sa kanya. And kinaganda naman dito sa Onyx, meron silang bawi. Pero Blacklist International, napakalalim actually ni Edward. Ito yung mga comfort heroes eh. Tinawag siya na Edward Balboa dahil napakaganda na kanyang performance with the Paquito. Now, for Onyx, si Hatred naman ngayon ang kanilang kailangan bantayan dahil siya yung bago ngayon sa kanilang lineup. Kailangan lang pagganahin agad. Bantay sarado na nga si Bimo kay Hatred ngayon. Actually, that was Haji falling down. Kahit papano nakakuha ng kill si Kyrie. But it doesn't change the story na si Wise is having a great time. Exactly. And again, kumbaga parang Kimi itong Bane na kapag nabigyan mo ng libreng Torre, ang bilis ng push capability. Yes, and Blacklist International, nakikita natin ngayon, napakalalim ni Haji. Pa rin. Eh, kasi ang Onyx dito, mahirap para sa kanila na basta-basta isang iitsa. Kasi si Haji dito, gaya na sinabi natin, hindi siya naka-crowd control. Now, for Blacklist International, since laging dalawa yung umiikot, si Wise, napakalaki ng kanyang jungling area. Para siyang naglalaro na lang sa playground ngayon na buong jungle ang kanyang nakukuha. At napakasakit ng shark bite. Napakabilis nito. Level 6 on Wise. Level 5 on Kyrie. Uy! This is how aggressive Blacklist International is right now. At hindi na rin magiging effective yung ultimate ni Baloyski. Level 3 pa lang si Bimo. Kaka-4. Masyadong napalalim si Haji this time. But I guess it's still Blacklist International controlling tempo sa larong to. Yes, napakagandang trade actually para sa side ng Blacklist International kahit namatay dito si Haji kasi dati sa tank. Pinaka talagang gagawin niya is magpakamatay na pagkamatay. Dahil trabaho sa, niya yun. Trabaho niya yun. Kasi napakabilis din naman talaga niya mag-respond for this game. Para naman sa Onyx, kailangan na nilang ingatan si Baloyski kasi si Baloyski walang vision and kailangan niya mag-dictate ng laro para sa side ng Onyx. Pero actually, sabi ni Nahitred, kailangan natin gumawa ng farm. Kyrie, tatama ng watch out. Sinarangan, Kyrie. Whoa! Dodge balls with the turn draws. This time, si Bimo magiging sacrifice. It is still Blacklist International getting kills after kills in this game. Man, gusto ko level 7 si Wise. Pasensya na at bumabalik ako na bumabalik dito sa jungle kasi mukhang free reign. Ayun o. Itong Bane. Yep, and nako pa sila ng outer turret energy shield sa bottom lane. Malinis sa malinis. Pag nabuga, sabi ni, pag nabugahan talaga. Tabuga para dito kay Wise. Imagine isang lagitik lang yon against Onyx. And ayan pa, may patubig pa. May patubig ka pa. Kompleto na. At may bawi nga lang yung Onyx sa top lane. But again, Blacklist International, napakaganda ng binibigay nila na space kay Wise. Sobrang worth nung mga deaths ni Haji. Oh,
Kyrie? Oh! Gigil na! Beautiful! May pagkigil, ladies and gentlemen. Blacklist International. What we see is what we say. This is different from game 1 and game 2. They now have a clear lead sa laban na to. Actually, yung Blacklist ngayon, parang may sariling buhay na yung top nila. May sariling buhay na rin yung grupo dito ni Wise. Kasi si Haji and Oh My V, umiikot sila. Actually, sila yung kumukuha ng kill. Solo-solo pa. Solo-solo pa. Oh, look at this. Instead na umuwi si Oh My V, Sextasia at si Kyrie kasi kitang-kita yung pag-recall niya. At sabi nga sa kanta, check your recall. Check your recall. Check your recall. May pag-fake. Queenish. Oo. Oh, ang maganda dito. Okay? Yeah. Okay. Mm-hmm, Wolf. Oh, maganda sa ginagawa ng Blacklist International ay talagang nahihirapan na mag-farm dito si Kyrie. Although meron siya mga kills, yung farm niya hindi ganun kataas. And confirmer kay Wise, sobrang dami ng gold ni Wise ngayon. At this is really bad para sa Onyx Philippines kasi 3K na yung lamang ng Blacklist at mahirapan sila. Late game pa yung Onyx Philippines. Ibang klaseng aggression. Grabe si V. And binanggit mo to, Chantel. 5-0! May mga soloist na eh. Soloist na talaga. Per lane, soloist na ang Blacklist eh. This is Onyx. Na first time ko nakita na nasa ganitong situation, trying their best to get trades. Pero napakahirap ng buhay. Kyrie, okay, merong kuwang kill. Pero enough pa yon. Enough pa yon. Si Wise ang target ngayon ni Beam. Ah, pero ang sakit. Nangalawang na yung metal nung Johit. Nakapun dito na si V. Ayan na. At mukhang itutuloy pa rin yung laban. Glue with the split. Coming in. Pero ang kate nung shark bite, yung shark bite eh. Parang kumbaga dito sa Onyx, kahit saan lane mo gustong kumuha ng trade, masakit na kahit. Masakit talaga. Gusto mong kumuha ng kill pero parang medyo mahirap. So, kailangan lang nila muna mag-focus on getting the turrets kagaya ng ginawa nila kanina sa bot. At dahil 5-0 si Oh My Venus, tas nang impure rate siya. Ang sakit talaga agad ng damage siya kasi maaga yung kanyang mga items. Same time, na may make sure nila na si Haji yung lowest dun sa ating sa gold. Sa economy. So talagang yaman. Lamang na 2K yung Blacklist and that's massive sa 70 minutes. Magpupumilit si Bimo ngayon pero makukuha ni Wise yung turtle. Bimo matutunaw! Yung split ay tataba para kay Wise and finally, I think Onyx will get him. Pero worth it ba yon na trade dahil yung Blacklist ay tuloy-tuloy pa rin ang arangkada. And tignan mo yung top lane. Kung titignan mo si Edward, mawawala pa, makakakuha pa ng highlight place. Si Haji on getting Baloyski and Edward also, ayan na, sumali na sa laban. Oh my! Again, Blacklist. May sari-sarili na buhay. Nilalaban pa rin to ni Bimo. And nagko-collapse na ang Onyx, I think. Yeah. Hindi nila check yung recall nila. Hindi talaga nila na-check yung recall nila. Kumaga, I think for Onyx dito, gusto nilang gumawa ng play, pero hindi nila ma-execute kasi gusto nilang sumilip sa mga parte ng mapa natin. Kaso meron silang nakakasalubong. Kasi nakakasalubong nila na yun, napakasakit. Imagine, Haji, pwede na siyang tawagin ng killer grok ngayon. Oo. Napakasakit ng lahat ng pwede niyang ibitaw na skill against Onyx. Nakakatakot pakinggan yun, the killer grok. Exactly. Haji, KDA machine, ayun doing no, work. Oh, pero the queen. Oh my God. Just look at that burst. Genius one na si Ohep, tapos may burst na rin. Baloyski is gonna have some trouble. 0-5. Kung tatandaan niyo yung far sa game niya na umabot ng 0-10, almost the same. Kasi parang igogo lang shot din siya na igogo once makita siya. Grabe, nag-iinit na ang agents sa game number 3. Kung ikaw yung Onyx, ang pinakagusto mong mangyari ngayon is maka-clear ka ng minion wave at i-hold as much as possible yung mga turrets and hindi ka makill ng Blacklist. Kaso paano, Chantel? Ginugo sila ng ginugo ng isang grok. Kanina pa si Haji. Na umaarangkada, may damage yung Lunox, may damage din yung Matilda. Everyone from Blacklist International is now online. Sumugod si Kyrie. Oh my God, Kyrie sumugod. Pero napakasakit na damage si Edward. Meanwhile, Edward, ayun na, nag-aretrihan. Bimo with the save.
wave. Bimo, si Edward ang kanyang target with the ejector. Haji, nandito na naman. Guardian's barrier. Walang maharangan. Meanwhile, yung Lord. Dlarski, one on two. Knock up. Sino makakuha ng Lord? It is Wise using the shark bait. Shark bait. Enough with the shark bait. There we go. Blacklist. Double kill para kay Wise. Nagtatakbuan na lahat ng kupunan ng Onyx. Blacklist International literally dictating the game ngayon against Onyx. 31k versus 25k. Tapos meron pa siyang Lord. Imagine, gusto sanang magbigay or gusto mag-contest ni Dlarski. Yep. Pero yung ultimate dito ni Wise, ang sakit. Yep. Sumama pa yung Lord. It's very clear ngayon na early talaga yung composition ng Blacklist at mas lamang talaga sila. At ginagawa pa nila yung mga tamang moves. In fact, nababait pa nila yung Onyx ng maraming beses like Dlarski trying to contest that. Imagine mo yung Glue nagko-contest ng Lord, parang hindi yata kukonekta yun. Kakaiba yun. Pero magpupumilit pa na sinabi mo. Yun yung deadly catch to cancel out the initiation of Onyx. Nako. Eto na yung Lord para sa Blacklist. Minus one, wala si Oh My V. Pwede na defensahan yan. Pwede mag-free hit dito. Actually, si Hatred. Pero ito nakakatakot kapag kabigla ulit sumuntok-suntok at pumasok si Edward against nga, them. May Edward pa na problema eh. Oo. So ngayon kung ikaw ang Onyx, sinong poproblemahin mo? Yung lima sa side ng Blacklist, napakalakas na. Oo, kumbaga, problemahin muna nila, kailangan nilang madepensahan yung Lord. Dlarski? Well, tignan natin. Si Kairi si nasa gilid doon, napagamit ng kanyang Cyclone Eye, pero may deadly catch. Yung Lord ay dinepensahan nila Hatred. Boom! Pero natos, nasusunog sila sa tubig. Napakainit ang patubig ni Wise. Siya ang nawala this time. Siya ang main target. Pero at what cost? Grabe, ang daming binuhos ng Onyx just to get one hero sa side ng Blacklist. Pero for Onyx, ang kinagandahan doon, hindi dumiretso yung Lord doon sa kanilang inhibitor turret. Pero look at that, Wise. Sobrang yaman na ng mga cores ng Blacklist. Sobrang yaman na ng Blacklist dito. Pero kung mapansin natin, medyo lumiliit actually yung gold lead dito ng Blacklist International. Ito yung mga sinasabi natin na kailangan lang nilang i-hold yung mga turrets nila. Yes, yes. Shutdown gold ang kailangan ng Onyx. Meanwhile, nandito na naman sila sa purple. Napaka-important. Oh my glove! Oh, heavy deep play! Pero ma-shutdown siya ni Kyrie. This time, Kyrie, the present, killing spree. Kanina pa siya, nagkakaiwaiwa, slicing in the sea movements. Matatouch niya dito yung mga baby shark. Kyrie nag-farm ng konti. Pero syempre, si Aji ang kanya main target. Kyrie versus Wise. Wipe! Wise! Securing the wipeout. And it is Aji and Wise going to the top lane. Destroy. Si Wise, galit na! 5, 2, and 3! Nagalit dito si Wise. And again, Onyx, dun sa brink na pwede sila makabawi, biglang talagang Blacklist International, meron nabubuhay na nagbibigay or nagka-counter dito para sa kanila. And again, for Blacklist and Onyx, grabe. Iba. Parang binuhusan niya. Pero grabe si Oheb dun, ha? Oo. Oheb with that Ruby DD play. Ruby DD play. I'm just really amazed kung paano na-dodge ni Kyrie yung burst na yun, initial burst na yun. And Hatred, unfortunately, siya yung recipient ng Oheb DD play. Which, you know, yung Onyx Philippines, gustong-gusto na nilang i-activate itong si Hatred, pero dahil nga napipigilan siya ng Blacklist International with those nice backline kill mula kay Oheb, eto na yung dahilan kung bakit sila grabe. Nauna. Oheb, napakalaki ng damage siya dito against Onyx and Blacklist International, madami pa kasi silang madami silang pwedeng ibato against Onyx kasi kaya si Bimo dito minsan gusto niya mag-set up ng play kaso sinasalukong siya ni Wise. So yung damage ng ultimate niya dito nabibitaw agad or kumbaga sinasambot dito ni Bimo. Pero nandito na naman sila. Naman. Lagi na lang favorite spot, hot spot dito sa dalawang kupuna na to. Si Haji makapawal charge pero si Dlarski mag-isa ngayon. Pinapaulan na ng mga shot fight. Habang si Hatred ay pinato dito. Kamuntikan pa si Hatred. Oh my God! Plano yata na talaga nun, ipatayin si Haji, para, pero dun sila Delix. Yun yung medyo delikado. For Onyx, makakita tayo yung potential na baka iba to yung free hitter nila, pero yung kailangan bantayan. Sobrang bilis na Lord to, Lunox and Bane. Lunox, Bane. So makakaabot din si Haji. Perfect pa rin attendance. Blacklist still at that advantage. Percent damage plus criticals na meron ang ginagawa ang Bane at Lunox. Meanwhile, si Bimo ngayon na maiwan. Bimo, Nayatap si Bimo ngayon. And ngayon, si Dlarski ay pulado na with a split. Tumatakbo na rin si Kyrie. Dash in, dash out. Pero hinabol siya ng mga paru-parong pukid ni Venus. To now! Ang Onyx! Para ba silang binuhusan ng mainit na tubig ni Wise? Lahat
Oh my glob! 22-11! Blacklist International! Ayan na naman! Deadly catch! 2-1 na magiging score! After a dominating performance, para dito sa Game 3, Blacklist na makakuha ng laro! Blacklist International, iba na naman yung pinakita na nila ngayon.